Puri ng Diyos, puri ng ating Panginoon. Tatanong ba natin ang sarili natin kung tayo nga ba ay gumagawa o nagbubunga ng mabuti? Sa Ebanghelyo ngayon, makita natin na pinapaalala ng Diyos na ang mabuting punong kahoy ay dapat mamunga ng mabuti. Sabi nga, by their fruit you shall know. By their fruit you shall know. Sa bunga pa lang malalaman mo kung anong klaseng tao siya, kung anong klaseng tao tayo. Kung patuloy tayong gumagawa ng mabuti, kabutihan para sa iba dahil sa pananampalataya, dahil sa pag-ibig natin sa Diyos, bumubulwak at dumadaloy sa ating ang pagmamahal ng Diyos. Ibig sabihin, ang bunga ng kabutihan ay nasa atin. Ang mundo natin ay maraming katuruan. Gaya na lang ng aborsyon. Pinagsisigaw ng karamihan na freedom to choose. Pero lingid dito, sa likod nito, ay mayroong kasamaan ang pumatay ng buhay. Gaya ng diborsyo na pinag-isa ng Diyos ay hindi na dapat paghiwalayin. Pero ang pinaglalaban nito ay freedom to choose. Kaya nga, kapatid, ano ba yung pinaglalaban mo? Ano ba yung pinaninindigan mo sa buhay? Pinaninindigan mo ba ang utos ng Diyos, ang kabutihan? Bumubulwak ba sa iyo ang pagmamahal ng Diyos? Nakikita ba sa atin ang presensya ng Diyos? Yun po ang pinaka-importante, yung makita sa atin ang presensya ng Diyos at maging daluyan tayo ng kabutihan ng Diyos. Kapatid, nawa ang bunga na ating nadadala ay ang kabutihan ng Diyos para ang iba ay mamunga rin ng kabutihan. Ang ipagkalat natin ay ang mga kabutihan, yung mabuting balita. Ang Diyos ang mabuting balita, sabi nga. Kaya ang mundo natin ay ang daming mga bagay na naninira sa ating mga relasyon, sa ating relasyon sa Diyos. Kaya mahalaga ay ipaglaban natin ang mabuti. Kahit konti-konti, pero ang mahalaga sa buhay natin, nakikitaan tayo ng kabutihan. Kapatid, ito ang palala ng Diyos sa iyo at sa akin ngayon, ang gumawa ng mabuti oras-oras. Mahal ka ng Diyos, mahal ako ng Diyos, mahal tayo ng Diyos. Bukas muli, meron siyang magandang mensahe sa atin. Pagkalat natin ang mabuting balita, ang Diyos ang mabuting balita at huwag ang fake news. Isang mapagpalang Miyerkules sa ating lahat. God bless and God is good.